Today is February 4, 2024. So 2/4/2024, praise God. At palapakan natin ang Panginoon natin ng buhay na buhay pa po ng lahat. At nalapakan natin ng isang buwan. So we have 11 months na lang to survive this year. Praise God. Amen. Gusto ko lang din po pasalamatan muna si Pastor Molong for being our speaker last Sunday. Napakaganda po ng kanyang message. Sino po yung mga nandito last Sunday? Amen, majority po. Ang ganda po nung preaching ni Pastor Molong, no? Yun yung sinasabi ko sa inyo na kahit pareho po yung topic na about evangelism, for example, hindi po siya nakakasawa kasi may kanya-kanya pong pamamaraan ang mga taga-turo para iparating po ito sa atin. Amen. Nung before pa nag-message si Pastor Molong, sinabi ko na sa kanya na about evangelism yung magiging topic sa church dahil nagkakaroon nga po tayo ng pag-aaral or seminar patungkol dito. Kaya sinabihan ko siya na, Pastor Molong, magbigay po kayo ng mga specific example on how to evangelize, a specific example kung paano magbahagi ng salita ng Panginoon. At nakita ko yung mga specific na example niya. First time ko lang po napakinggan. Like for example, yung sa bracelet, amen, yung sa yung body, soul, and spirit, amen, tapos yung hell, na dinupit yung papel ang naging hell. Napaganda. Palaparan si Lord sa buhay ni Pastor Molo. And na mamangha din po ako kasi diniscuss niya rin po yung Samaritan woman na umiigit ng tubig sa well. Di ba, noong last Sunday sa ating number series, kapag na-catch natin or napag-aralan din natin yung babae na yon na umiigit ng tubig sa Jacob's well, yung well na ginawa ni Jacob, at doon umiigit ang mga Israelita. At di ba na ikumpara natin yon sa sinabi ni Jesus sa kanya na ako ang tubig na kailangan mo, na kailanman. Pag ako ininom mo, hindi ka na muling mauuhaw. Amen. Praise God. Sabi niya, kapag ito ang tubig na ininomin mo, ikaw ay hindi, kailanman hindi na mauuhaw. Amen. And Jesus Christ is the living water. Amen. Siya po ang magtatanggal ng ating pagkauhaw. Amen. Sapagkat ang mga tao, habang tayo po ay nabubuhay, lagi po tayong may hinahanap. Parang meron po tayong nilulong or nililook forward, or meron po tayong bagay na feeling natin kulang tayo, meron tayong may kailangan mag-feel nung kakulangan na yun. At nakita nga natin, nung nakilala natin si Jesus, na siya lang pala ang makakapagbuo o makakapagpuno doon sa kulang na ating hinahanap. Amen? Kasi I'm very sure na nung nakilala natin si Jesus at tayo po ay naging Kristiyano, nagbago po yung perspective natin sa mundo. Amen? Nagbago po yung mga priorities natin. Amen? Kasi kung hindi pa po nagbago yung mga priorities nyo nung nakilala niyo si Jesus, I don't know. Pero ako personally, nung nakita ko na po yung kaligtasan na pupunta ka sa langit sa pamamagitan ng Jesus, na hindi pala mahalaga sa mundong ito ang mga awards, hindi pala mahalaga sa mundo ang maging honor student ka, hindi pala mahalaga na maging pong-routing ko, ang maling abugato ka na, hindi pala yung mga temporary title or mga material sa mundo ang kailangan mong hanapin or pulin, kundi yung kaligtasan na kaligtasan, kapahingahan, peace na sa kanya mo lang matatagpuan. Amen? Dahil kapag natagpuan mo siya, magkakaroon ka ng contentment sa buhay mo. Amen? Amen. Kaya hindi natin sabihin na mahirap lang sila o mayaman sila kasi hindi na yun ang basihan ng mga taong payapa ang pamumuhay. Dahil ang totoong taong payapa yung pamumuhay na sa kanya talaga ang Panginoon Jesus. Ang Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Ayan, so pakipukas na po yung inyong mga Bible sa Numbers chapter 20. Pinabati ko rin po pala ang mga kapatiran natin na nanonood sa Facebook Live. And of course, sa ating YouTube channel, God bless po. Kina Pastor Noel at Pastor Lona na nasa Facebook Live po.
Amen. So, ang pamagat po ng message natin ngayon ay, pakibasa nga po, Edom denies Israel passage and, pangalawa po, the death of Edom. Okay? So, ang Numbers chapter 20 ay hinati po natin sa dalawang part o sa dalawang episode. Napag-aralan na po natin yung first part ng Numbers 20 verses 1 to 23 last Sunday. Yun po yung water from the rock. Yung pinukpok ng dalawang beses ni Moses yung tubig at yung bato na may lumabas po na tubig. Amen. At sa Numbers 14 to 29 ay katuluyan po ito ng eksenang yun at binabuti ko po siyang ihiwalay kasi marami na naman po tayong natututunan sa kwentong ito at para mas tumanin po sa puso natin yung kwento. Ayan. To tell you honestly, nung sineparate ko po ito, sabi ko, kasi parang medyo maiksi na lang yung story dito, parang nagsisisi ako, bakit po ito sineparate? Kasi parang wala na ako masyadong makitang wisdom. But as I prayed and seek God's wisdom, na-amaze po ako kung gaano po kadami pa pala ang pwede natin matutunan sa kwentong ito. At alam ko po, ganoon din po ang gagawin ng Panginoon sa atin. Mauusap po siya sa iba't ibang pamamaraan dahil tayong mga tao ay may iba-iba pong pinagdaraanan. So kung ano man po yung natutunan ko dito, I'm sure marami din po kayong iba pa na makikita or mabivisualize or makikitang lesson or application sa inyong mga pinagdaraanan sa buhay. So tayo po lahat ay tumayo at ating basahin ang ating scripture sa araw po ito. Numbers 20, verse 18. Ngunit ganito ang sagot ng mga taga-Edom. Huwag kayong makakadaan-daan sa aming nasasakupan. Kapag kayo'y nangahas, sasalakalin namin kayo. Let us pray. O Heavenly Father, please, Father God, anoint us and fill us your Holy Spirit. Pour out your Spirit in us and move in this place, Father God. On my own, hindi ko po ito kayang ipaliwanag at ituro sa amin, Panginoon. But through your Spirit, through your power and might, I know that you will speak mightily sa bawat isa po sa amin. Lord, huwag mo pong hayaan na masayang po ang mga oras po na ito para matuto po kami muli at mausap ka po sa amin. Lalo na po, masagot mo po nawa ang mga katanungan gusto po namin malaman. Maliwanagan po kami sa mga gumugulo po sa amin sa mga specific instruction na nais po namin matutunan at marinig mula sa iyo mismo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Pwede na po tayo maupo. Yeah. So, ito po ang ating mga naging topic ng mga previous Sundays. Amen. And last Sunday, ang topic na po natin ay patungkol sa tubig na lumabas doon sa bato na pinukpok po ni Moses ng dalawang beses. And again, this is the second part of Numbers 20. So, tignan niyo po yung Numbers 22. Kaya po dyan mayroong word na end dahil dalawa po yung talagang kwento dito. Ang unang kwento ay hindi pinayagan ng mga Edomites ang mga Israel na dumaan sa Edom. Okay, ulitin po, hindi pinayagan ang mga Israel na dumaan sa Edom papuntang Kanaan. Kasi shortcut po sana yun para hindi na sila inikot. Ayaw silang pagdaanin ng mga Edomites. Pangalawa, mamamatay na po si Aaron. Okay, so doon sa first part, ang nangyari po doon, namatay si Miriam, amen, at yung water from the rock. Praise God. So, pakilabas na po ang inyong mga notebook para po masagot po ninyo ang kwentong ano ang natutunan niyo sa story at hanapin po natin si Jesus sa kwentong ito. Handa na po tayo makinig. Okay. Amen, tanongin mo ayaw katabi mo, handa ka na ba kapatid? Handa ka na ba matulog kapatid? Amen. Ayan. Alam niyo po, na-amaze ako kasi nung nakita ko po sa Facebook memories ko, kasi dito mamamatay na po si Aaron, yung pinaka-high priest.
Ang topic po natin last year, Leviticus 21 to 22, is about, ang title niya, The Holiness and Perfection of the Priest. Amen? Patungkol po sa pagiging holy at physically perfect ng mga pari. Amen? Nalala niyo yung kwento na kailangan ang mga pari, hindi sila pantak. Kailangan ang mga pari, hindi sila kuba. Kailangan ang mga pari, hindi sila pangit. Diba? Kailangan ang mga pari, hindi sila baog. Or yung hindi makaproduce ng baby, parang gano'n. Naalala niyo yun, na may spiritual meaning yun. Yun po yung naging topic natin exactly 1 year ago. And here we are, witnessing right now, mamaya, yung kamatayan ng pinakaunang pari na itinilaga ng Panginoon. Amen. Praise God. Yeah. Let's start with verse 14. Again, the title of this first part is Edom Denies Israel Passage. Ano po ang pamagatin ko sa Tagalog? Amen. Mas madali pong intindihin mo kapag kayong Tagalog. Hindi pinayag ng lumaan sa Edom ang mga taga-Israel. Okay, pang ilang libro po ang numbers sa Bible, sa Old Testament? Pang-apat. So, punta po kayo sa mga bilang. Ayan, yung ganito pong Bible ninyo, yung pang-apat po dyan, mga bilang po ang title niya sa Tagalog. At punta po kayo sa Numbers chapter 20. Part of verse 14. Ayan. Ang title niya, hindi pinaraan sa Edom ang mga Israel. Ayan. Mula sa Kades, ayan, sa Kades, doon po yung water from the rock. Yung pinupok po yung bato na naglabas po ng tubig. Nagpasabi si Moses sa hari ng Edom. Okay. Question. Saan po nang galing ang mga Edomites? Or ang mga lahi na ito? Yung mga taga-Edom? Sino po ang nakakaalam? Tanungin mo nga yung katabi mo, saan nang galing ang mga taga-Edomites? Or ang mga Edomites? Amen. Kay Esau. Sino po si Esau? Hindi po yung iniihaw. Kaya natin na bituka ng ano. Si Esau po ay ang kambal ni Jacob. Okay? Or kambal ni Israel. Kasi si Jacob, papalitan po yung pangalan niya magiging Israel. Si Esau, papalitan din yung pangalan niya magiging Edom. Kasi ang ibig sabihin ng Edom, red or makulat. Kasi nung ipinanganak si Edom or si Esau, siya po ay mapula at mabuhok or mabalbalbon. Amen. Kasi ang ibig sabihin po ng pangalang Esau ay Hairy. Okay? Ang ibig sabihin ng pangalang Esau ay Hairy. Ayan. So, kaya yun ang pinangalan sa kanila ng kanilang magulang. Sino ulit yung magulang ni Jacob tsaka ni Esau? Si Isaac at saka si Rebecca. Tama, di ba? Ay, sakas na lang iba yung mga naririto sa inyo. Okay. Kambal po sila. Okay? Kambal po sila, pero sino po ang parang panganay? Si Esau or si Jacob? Si Esau. Bakit? Kasi siya po ang unang lumabas. At paglabas niya, siya nga po ay mapula at mabalatibo. Again, ang ibig sabihin ng Edom, mapula, ang ibig sabihin ng Esau, mabalahibo or balbon. Naalala niyo yung di-deceive or nilinlang nila ang tatay nila para makuha ni Jacob ang birthright. Di ba naglagay si Jacob ng balahibo ng kambing sa braso niya para pagkahawakan siya ng tatay niya, iisipin niya na siya si Esau. Amen? Kaya nga di ba ang sabi ni Jacob, ay ni Jacob, ni Isaac, ang tinig ay parang kay Jacob, ngunit ang balat o ang katawan ay parang kay Esau. Amen. Tignan niyo po for a while ang inyong Bible sa Genesis chapter 25. Genesis chapter 25 verses 26 onwards. Again, punta po tayo sa grip sa Genesis. Genesis ang unang libro ng Bible. Punta po kayo sa verse 25.
Ayan, basahin po natin. O, 24 na lang. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Mamula-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng panganay. Yun po si Esau. Kaya Esau ang ipinangalan dito. Tuloy po natin, 26. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sako ng kanyang kambal. Kaya Jacob or Jacob naman ang itinawag sa kanya. Okay. Ang ibig sabihin, ano pong ibig sabihin ng pangalan ni Jacob? Nakahawak sa sako. Kaya kapag titignan niyo po yung literal na meaning ng Jacob, it's a heel. Heel, or alam niyo po yung sako, yung dulo po ng paa. Amen. Yung dulo po ng paa. Pakita mo. Mamakagawa po yung sako. Hindi mo kung alam niyo talaga kung saan yung sako. Amen. Yung sa heel. Kasi nakahawak. Yan, nakahawak po dyan si Jacob. Kasi as if sila po ay nag-uunahang lumabas. Parang ayaw palabasin ni Jacob si Esau, kaya hinihila niya yung paa para hindi makalabas si Esau. So, di ba ito yung time na sumasakit yung chan ni Rebecca, kasi nga ang gulo-gulo ng mga anak niya at halos ikamatay niya yon sa sakit. Kaya kinausap niya ang Panginoon at sinabi niya na bakit ganun yung nararamdaman niya. Tapos nireveal sa kanya ni Lord na balang araw magiging magkalaban ang dalawang bata na nasa tiyan mo. Yun yung nakakatuwa kasi hindi naman pamaunawaan ni Rebecca kung ano ang ibig sabihin ng Diyos na someday magiging malupit na magkalaban yung anak mo. At nakita natin nung bata pa sila, nag-aaway na sila, di ba? Sa mana, sa birthright. Amen. And kasi kaya po na-refresh po sa akin yung Genesis 25. Kasi pinanood ko po yung episode natin sa Genesis 25 to 27. Sige po, i-share ko po yung link mamaya sa inyo sa GC para kung may time po kayo, panoorin nyo po ito para makita nyo po yung history ng mga Edomites. Kasi ang mga Edomites ay kaano-ano po ng mga Israelita. Magkaano-ano po sila. Kung anak po sila ni Jacob at Israel, magkaano-ano po si Moses tapos yung anak ni Esau? Sila po ay magpinsang buo. Okay, so first cousin po si Jacob, si Moses o yung mga Israelites at yung mga Edomites, kasi magkapatid po yung pinanggalingan nilang dalawa. Magkapatid po si Israel at si Edom. Si Edom ay si Esau. Imagine, kamag-anak po nila itong lalapitan nila para makikitaan. Hindi po ito malayong kamag-anak ng mga Israelites. So, ito na po yung sinasabi natin na napakaganda na magsisimula tayo sa mga first story kasi makikita natin kung bakit dito na ang nangyari o eksena. Imatalala niyo po si Edom o si Esau, nakipag-asawa siya ng mga Canaanites. At ang mga Canaanites ay galing kay Ham. Okay? Yung sinumpang anak ni Noah. Amen? At Canaan din po yung pupuntahan nilang lugar na namumuhay na nga po sa kasalanan. Kaya gusto po silang paalisin doon ng Panginoon. Okay, pagpatuloy po natin ang kwento. Mula sa Kades, nagpasabi si Moses sa hari ng Edom. So, may idea na kayo kung saan galing itong mga Edomites na to. Amen? It's just so happen na sa Bible, hindi po sila ang tinawag ng Diyos. Amen? Kasi di ba very familiar na tayo sa mga Israelites? Nakita na natin yung pag ginawa silang alipin sa Egypt. Amen? Matagal sila sa Sinai o sa Sinai. In other words, para tayo nanonood ng movie na ang bida yung mga Israelita. Amen? Pero wala tayong balita sa mga Edomites kasi na hindi na sila ang highlight ng story. Amen? Hindi sila ang kinakausap ni God kundi ang mga Israelite na pinanggalingan ko na Abraham, Isaac, and Jacob. Yan. Ito ang ipinapasabi ng bayang Israel na inyong kamag-anak. Kasi nga kung magkamag-anak po ang mga Israelites at ang mga Edomites, magpinsang buo po sila
dahil galing po sila kay Israel at Esau or Edom. Hindi kaila sa iyo ang kahirapang dinanas namin. Alam mo, ang mga niluto namin ay nagpunta sa Ehipto at nanirahan doon ng mahabang panahon. Ngunit kami at ang aming mga niluto ay inati ng mga Ehipsyo. Okay, yung nangyari po sa mga Israelite na sila po ay inalipin ng mga Egyptian ay hindi po lingid sa kaalaman ng ibang mga lahi. Amen? Nagpamalita po ito at alam din po ito ng mga Edomites. Kaya sabi dito ni Moses, hindi kaila sa iyo ang mga kahirapang dinanas namin. In other words, pinapaalala lang sa mga Edomites yung suffering and hirap nila at yung dahilan kung bakit sila naglalakbay ngayon. Dahil dito, dumain kami kay Yahweh. Dininig niya kami at isinugo sa amin ang isang anghel na siyang naglabas sa amin mula sa Ehipto. Nalala mo yung different angel, na angel of death, na kung sino man ang wala pong dugo ng tupa o ng kambing sa kanyang pilar or poste ng bahay ay mamamatay yung panganay na anak. At kaya naligtas ang mga Israelita at hinalaya na po sila ng mga Egypt sa takot na baka mamatay na po silang lahat, not just yung mga firstborn or mga panganay nila anak. Kaya pinalis na nila sa Egypt yung mga Israel. At ngayon, narito na kami sa Kades, sa may hangganan ng iyong nasasakupan. Kasi after ng Kades, Edom na po, bago makapunta sa Kanaan. Again, ang Edom po ay shortcut papuntang Kanaan para hindi na sila mapapalayo o liliko. Instead, nagagalan na sila agad sa Kanaan, kailangan pa nila lumiko. Kung hindi sila dadaan sa Edom. Ipinapakiusap kong paraanin mo kami sa iyong lupain. Hindi kami daraan sa alimang butiling o ubasan. May kukuha ng isang patak na tubig sa inyong mga balon. Sa lansangan ng hari kami magdaraan at hindi kami lilihis sa kanan o sa kaliwa hanggang hindi kami nakakalampas sa iyong nasasakupan. In other words, sinasabi po ng mga Israelita na dadaan lang sila, hindi namin papakinabangan yung mga lupa, yung mga bunga ng lupa ninyo o mga panalig ninyo o even yung tubig sa inyong mga balon. Ang purpose lang namin ay daanan kayo. Amen? Malinaw po? Ngunit ganito ang sagot ng mga taga-Edom. Ito po yung scripture reading natin. Huwag kayong makadaan-daan sa aming nasasakupan. Kapag kayo'y nangakas, sasalakanin namin kayo. So ang tanong, pinayagan po ba ng mga Edomites ang Israel na dumaan sa Edom? Yes or no? Question? Inalaw po ba ng mga Edomites na dumaan ng mga Israelita sa kanila? The answer is no. Sabi ng hari, huwag kayong makadaan-daan sa aming nasasakupan. Kapag kayo'y namahas, sasalakanin namin kayo. Sinabi ng mga Israelita, hindi kami lilihis ng daan. Sakaling makainom kami o ang aming mga alagang hayop ng inyong tubig, babayaran namin para aming lamang ninyo kami. Again, that's the request. Ano po yung request? Dadaan lang sila. Ano yung sagot ng mga Edomites?
hindi maaari sagot ng mga taga-idol. At tinipon nila ang kanilang buong hukbo upang salakayin ang mga Israelita. Okay, so they are trying now to prepare yung kanilang hukbo para salakayin o labanan ng mga Israelites. Hindi nga pinaraan ng mga taga-idong sa kanilang nasasakupang lugar ang mga Israelita, kaya humanap na lang sila ng ibang daan. Amen? Ano po ang ginawa ng mga Israelites? Dahil hindi sila inalaw na dumaan, humanap na lang sila ng ibang daan. At dyan po natatapos ang ating kwento. Palapakan mo. Pag-aisip, di ba? Kaya nga nung pinag-aralan ko, baka pa ko sila yung pag-aisip. Sana dinikit ko nila ito sa story ng Water from the Rock, sana natapos na siya. Parang wala naman kasi ako makita ng wisdom dito. Kaya ano po, may wisdom po ba kayo na natutunan dito? Ano, yun lang, dumaan, gusto lang nilang dumaan sa nido. Napakasimple yung kwento, di ba? Ayaw silang padaanin ng mga Edomites. Kaya kahit na sila ay sasalakayin na, hindi sila umawi o lumaban, sila ay lumihis ng daan. Ipadala ang dinaanan nila. Ano po ang wisdom natin doon? Ano po? Malay ko din po. Ano po ang natutunan niya doon? Parang halos wala po, no? Pero nung nag-research na po ako dito, napakadami po pa ng wisdom dito. Okay, so punta na po tayo agad sa ano ang natutunan mo sa kwento. Ayan, na-pressure ako kasi nagsig po ng message ni Pastor Mulong last Sunday. Kaya sabi ko dapat ganoon din ako kabilis. Nagsig na yung mga feelings ko. Tapos si Pastor Mulong, alas 4, tapos pa yung service. Sabi ko dapat ganoon din ako. Alas 4, ang ina kami. Ayan. Diba, ano ang natutunan mo sa kwento? Mag-isip nga muna kayo. May naisip po ba kayo? Mag-upusan dito. Ano po? Natutunan nyo na yung idom ay galing kay Esau. Sabi ba? Yung mga idomites ay pinsan buo ng mga Israelites. Ayan, number one, don't expect that yes is always the answer to your request. Amen? Ang unang nakita ko po dito, huwag nating expect na nag-request tayo, automatic, igagrant na yung request natin. Amen? Hindi po laging oo o yes o sige ang sagot sa gusto natin. Amen? Ganon din po yung mga prayer request natin kay Lord. Kapag may hiniling tayo, may hiningi tayo, may request tayo, don't expect that always yung way natin ang masusunod or yung gusto natin mangyari ang masusunod. Amen? Bakit? Kasi bakit kapag nagtatanong, kung hindi mo ina-expect na mag-know din yung tinatanong mo. Amen? In other words, bakit ka pa nagtatanong kung hindi mo din expect na maaaring hindi i-grant yung request mo? Amen? Always keep in mind that there are two answers to our request. Pwede po tayo oohan or pwede pong i-reject yung ating request. In other words, there's always a chance na no po ang sagot sa ating mga requests. Napakasimple no, pero practical nung message nung story. Amen? Kaya wisdom ito sa mga taong mahilig umutang siguro. Umutang or laging humihingi or kukuha sa kapitbahay na di ba? Araw-araw naman humingi ako ng sibuyas niya, nabibigay naman niya. Di ba? Araw-araw na humingi ng luya niya, bibigay niya po yan. Yung, in other words, sa utak natin, yes na lagi yung sagot natin. But, wisdom sa atin, hindi laging yung way natin ang masusunod o yung gusto natin ang masusunod. Specifically sa ating mga prayer requests sa ating Panginoon. Why? Because there's always a chance, there's always a possibility na yung gusto natin mangyari ay ayaw nung hinihingian natin ng request. Amen! And number two, kung dininay yung request natin, kung sakaling nag-no siya o nireject yung request natin, we don't always have to argue and question the decision. Amen. Hindi na-kesyo nag-no sila sa atin or hindi sila nag-yes
makikipag-argue pa tayo at i-question natin yung decision nila. Even sometimes, we just have to let it go and move on. Grabe yung wisdom, di ba? Kasi nung pinag-aaralan ko ito, umano, amazing na, parang ganun pala yung ano, yung wisdom sa kwentong ito na huwag na tayong makipagtalunan. Amen. Huwag mo nang questionin kung iayaw niya na ayaw niya. Kasi sometimes, may mga reason po yung mga tao na hinihingan natin na request na hindi na natin kailangang malaman kung bakit hindi nila ginan yung request natin. Amen. And besides, right nila yon to deny our request. Amen po? Amen. Sa sinulat ko po dito, tanggapin mo na hindi sa lahat ng bagay ay lagi tayong pagbibigyan. Amen. Tanggapin mo na hindi sa lahat ng bagay ay lagi tayong pagbibigyan. May mga bagay or pagkakataon na they will deny or reject us. Or hindi sila magsasabi ng yes, but rather they will say no. But don't think that it's about you. Amen? Huwag mong isipin na dahil sa'yo kaya sila nag-reject. May mga dahilan ang nagre-reject or ang nag-reject na hindi na natin alam at hindi na rin natin kailangan pang malaman. Amen? Amen? Kaya makikita natin sa kwento na hindi na nakipagtalo or hindi na nakipagbakbakan or nakipaggera ang mga Israelita. Bagkos, umalis na lang sila. Amen? Kasi you know what? Kaya pong talunin ng mga Israelita ang Edomites. Kasi kung titignan nila po yung mga susunod na kwento, puro na po siya battle. Puro na po siya gera. Ang lahat ng lulusubin nila, matatalo nila, at ang lahat ng ayaw magpadaan sa kanila, lalabanan nila o sasalakayin nila. At iba ang nangyari dito sa Edom. Kasi, dahil ayaw nga silang padaanin, by their power and might during this time, kaya po nilang lusubin ang Edom. Pero praise God, no, kasi nakita rin natin yung protection ni God sa mga Edomites. Amen. Kasi ang mga Edomites ay nanggaling kay Esau. Sila ay kamag-anak mismo ng mga Israelita. Amen. Amen. Praise God. Ayan. So first, don't always expect yes na yes ang laging sagot sa mga request natin. Pangalawa, kung dininay naman po yung request natin, hindi na po natin kailangang mag-argue or i-question pa yung kanilang decision. Sometimes we just have to let it go and move on. Amen? Parang yung mga binastred, for example, na naliligo. Kung naliligo tayo, tapos ayaw nga tayo yung nililigawan natin, bakit pa ipapasuot mo pa? Bakit pa pinapipilitan mo pa? O hindi lang doon, yung may gusto ka, gusto mo talaga, pero hindi ka nga pinagbigyan. Di ba kaya dyan nangyayari ang maraming conflict? Kaya dyan nagsisimula ang maraming gulo? Kaya dyan nagsisimula ang maraming away, laban, sakitan, dahil hindi po sila pinagbigyan o dinaan ang kanilang request. And third point, para naman doon sa mga laging nag-yes, or for those who always say yes, huwag po kayong matakot na magsabi naman ng no kung hindi nyo po kaya. Amen? Ulitin ko po, for those who always say yes, don't be scared to say no if hindi mo po kaya, if you can't do it. Okay? So ito naman po ang wisdom doon sa mga taong hinihingian ng request. Amen? Sino po dito yung experience na may nagre-request sa atin or humihingi sa atin, humikirang, umutang, nahihiya tayong mag-no. Kasi lagi po tayong nag-yes sa kanila, lagi po natin silang pinag-ibigyan. Sino po? Oh, parang ano, parang puro no nga. Puro nyo nare-receive yung request sa kanila. Kasi for example, sa work, may pinapagawa sa'yo na hindi mo lang trabaho or madami ka ng pending na work, tapos yes ka lang ng yes. Amen. Tapos hindi mo naman pala kayang gawin. So huwag po tayong matakot naman na magsabi ng no kung hindi naman po natin ito kayang gawin. Sabi po dito, don't be scared to say no, lalo na kung hindi mo talaga kaya. Huwag
mong pilitin. Amen? And don't make the other party, yung nagre-request, na mag-presume na lagi na lang yes ang sagot mo kapag nagre-request sila. Okay? Give them also the idea na may pagkakataon na hindi, nahihindi ka rin sa kanila. Amen? Amen. May makakilala po kasi akong ganito, na yes lang yes, kahit hindi na nila kaya, sila na yung napipressure, kasi binigyan naman nila lagi ng presumption yung nagre-request na, oh sige na, umutan ka dyan, taas, pagbibigyan ka dyan, di ba? Or, hindi ka dyan, mag-yes yan lagi, kasi hindi naman yan nagnunong sa atin. Laging yes ang sagot niya. Malinaw po yung third point. Amen. And, praise God, number four, God's rejection is sometimes His redirection. Okay? Ang ibig sabihin po nito, hindi kesyo na nag-no sa atin ang Diyos, ay tapos na po yung chance natin or opportunity. Sometimes, kaya po nag-no ang Diyos sa atin kasi meron po siyang ibang daan na gusto nating tahakin. Kaya na tayo nire-redirect. For example, sa kwento, amen, yung pag-reject ng mga Edomites sa Israelites ay hindi naman yung pipigil sa kanila para makapunta ng Kanaan. Amen? Bakit? Kasi alam naman natin na at the end of the story, makakarating at makakarating din naman sila sa pupuntahan nila sa Kanaan. It's just so happy na hindi na lang sila dadaan sa Edom kasi i-redirect sila ni Lord papunta sa Kanaan. Amen? Kaya hindi kesyo sinarado yung pinto sa atin ay automatic tapos na. Kasi baka nga po may ibang pintuan na para sa atin na dapat natin daanan na mas gusto ng Diyos na daanan natin. Amen? Kaya po sabi dito, you are not denied but only redirected. Amen? Hindi ka naman talaga dininay, kundi nire-redirect lang yung daan mo. Amen? For example, nag-apply ka ng trabaho, tapos hindi ka natanggap dyan. Amen? Hindi ibig sabihin na tapos na yung pagkakataon mo na magkatrabaho. Kasi it's possible na close yung pintuan na yun dahil hindi ka para doon, dahil may mas nakalaan na mas magandang plano ang Diyos para sa'yo. Malinaw po yun? Basahin nyo nga po yung number 4, God's rejection is sometimes His redirection. In other words, sabi po dito, you are not denied, but only redirected. Amen. Malinaw po yun? Kaya nga po yung number 1 dyan na don't expect yes, is always answer to your request. Hindi lang po yan patungkol sa mga request natin sa tao. Kasama din po dyan yung mga request natin sa Diyos. Yung mga prayer natin. Amen. Hindi kesyo ipinalangin natin or yun yung gusto natin automatic, yun na rin ang gusto ni Lord or ibigay niya yun sa atin. Kasi sometimes, number 4, kaya na tayo nire-recheck kasi nga nire-redirect niya tayo sa mas magandang plano niya. Na nawa yung mas magandang plano niya ang ating magiging prayer request. Amen? Na yung mas magandang gusto niya para sa'yo, yun na ang ating ihiling or ipinalangin, susunod natin pagpapanalangin sa Kanya. And lastly, number five, choose your battle and keep your peace. Amen? Piliin mo yung mga battle or pagsubok na kakaharapin mo at i-maintain mo yung kapayapaan. Amen? Kagaya po sa kwentong ito, hindi na lumaban ang mga Israelita sa mga Edomites. Mas pinili na nila yung kapayapaan na okay, dahil hindi tayo pinayagan, huwag na lang tayong dadaan. Huwag na natin silang sasalakayin, huwag na tayong lalaban para hindi na magulo. Amen? Alam niyo po, napaka-importante po yung choose your battle kasi hindi po lahat ng kinakaharap natin na pakikipag-away or pakikipaglaban ay mahalaga or importante. Kasi may mga battle na kailangan mong i-let go na lang or
hayaan na lang. Kasi kapag nakipag-battle ka pa, mas magkakaroon pa ng conflict or ng gulo. Example, yung sa mga magkakapatid, or sa mag-anak, or sa pamilya, kung hindi tayo pinabigyan ng kapatid natin, hayaan na lang natin yung rejection nila. Kasi kung lalaban pa tayo, mas magiging malayo pa yung sugat at mas magkakaroon pa ng division sa inyong pamilya. Amen? Kaya piliin mo yung battle mo ang yun, lalabanan mo pa siya at hahayaan mo masira yung pamilya mo. Or palalampasin mo na lang yun or palalampasin mo na lang at pipiliin mo na lang yung mga bagay na mas dapat mo kaharapin at piliin mo maging payapa at tahimik ang buhay mo. Amen? Amen? So picturean nyo na po. Papasahin po natin ulit, number one, don't expect yes is always answer to your request. Number two, if we were denied, we don't always have to argue and question the decision. We just have to let go and move on. Number three, for those who always say yes, don't be scared to say no if you can't do it. Number four, God's rejection is sometimes His redirection. And lastly, choose your battle and keep your peace. Okay. So, papatuloy po natin yung second part ng kwento. Ayan. Kasi po gusto ko na po ituro yun para hindi po pula-pula po yung message. Ang second part ng story naman po ay ang patungkol sa kamatayan ni Moses. Ano po ang title ni Moses? Pharaoh. Ano po ang title nito sa Tagalog? Nakasaparin ko ba yung title niya? Ano po ang title niya sa Tagalog? Ano po? Namatay si Pharaoh. Okay, so this is about the story of the death of Pharaoh the High Priest. Sa first part ng Numbers 20, sino po ang namatay? Si Miriam. This time, mamamatay na po si Aaron. Nakalagpas na po sila ng idong po nito. Hindi po sila pinayagang dumaan sa idong. Amen. Okay, pagpatuloy po natin, verse 22. Naglakbay ang mga Israelita mula sa Kades at nakarating sa bundok ng Hur sa may hangganan ng lupain ng idong. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, mamamatay si Aaron at hindi siya makakapasok sa lupaing ibibigay ko sa Israel sapagkat sinuway ninyo ang utos ko sa inyo sa Meriba. Yan po yung sinabi ni God na kausapin po yung bato para lumabas yung tubig, pero hindi po nila kinausap, pinupok po nila yung bato. Disobedience po yung naging dahilan. 25. Isama mo siya at ang anak niya si Eleazar. Pangilan po na anak ni Aaron si Eleazar? Pangatlo. Kasi yung dalawang nauna, si Nadab at Abay, kung sila po ay namatay sa loob ng tabernacle nung nagsinti po sila ng apoy na hindi po yung apoy na galing doon sa ginawa, nang galing mismo kay Yahweh na nagmula doon sa altar of sacrifice. Isama mo siya at ang anak niya si Eleazar sa itaas ng bundok ng Hur. Pagdating doon, hubarin mo ang kasuotan niya at isuot mo iyon kay Eleazar. Ano daw po yung tatanggalin kay Aaron? Yung priestly garment na pinag-aralan din po natin kung anong ibig sabihin ng mga bato sa dibdib, tapos kung anong kulay yung nasa loob, nasa ibabaw, pati yung nasa ulo po, di ba? Yun po yung sinasabi po dito na damit na suot ni Aaron. At doon na mamamatay si Aaron. Ganun nga ang ginawa ni Moses. Umakyat sila sa bundok habang nakatingin ang buong bayan. Yan. Tingin po kayo sa screen para mag-visualize nyo po yung kamatayan ni Aaron. Ano po si Aaron? Yung Aaron natin. Wala. 38. Pagdating sa itaas ng bundok, hinubad ni Moses ang kasuotan ni Aaron at isinuot kay Eleazar. Bakit po kaya kay Eleazar isinuot? Kasi siya na po ang next in line. Di ba ang mga pare ay magagaling lamang sa mga anak
Aaron mismo. Amen. Kung meron mang tawag sa kanila, siguro tawagin silang Aaronites. Amen. Kasi galing kay Aaron, doon lang magagaling yung mga pari. Kahit na Levita ka, kung hindi ka galing kay Aaron, hindi ka pwede maging pari. Amen. Kasi si Aaron, Levite siya, or Levita siya. Pero hindi kung sino-sinong Levites lang ang magiging pari, kundi si Aaron. At sabi ko nga na, amaze ako, kasi kay Lord my anniversary, dahil exactly 1 year ago, pinag-aralan po natin yung Leviticus 21 to 22, at doon po dinescribe kung ano po yung characteristics or about sa perfection ng pari. Kailangan perfect siya na hindi siya kuba, hindi siya baog, hindi siya parda, hindi siya na physically maganda yung kanyang kalusugan, wala siyang sakit. Ayan. Doon ay namatay nga si Aaron, subalit sila Moses at Eleazar ay bumalik sa kapatagan. Nang malaman ng sambayanan na patay na si Aaron, tatlong araw silang nagluksa. Ilang years po silang nagluksa dahil sa kamatayan ni Aaron? 30 days. Ayan. So para ma-appreciate po natin yung buong kwento, panunoorin po natin ang video clip po na ito. In front of the rock. Moses, very old and tired of the complaints of the people, said to all of them, "Listen up, rebels. Do we have to get you water from this rock?" Saying this, Moses angrily raised his hand and struck the rock twice with the rod. Water flowed from it in abundance, and everyone drank. God told Moses and Aaron, "Why have you disobeyed me? I asked you to only speak to the rock. Because you did not trust me, nor recognize my holiness in the presence of the Israelites. You will not enter the promised land either." These waters are known as the source of Meribah, because it was there that the Israelites made claims against God, and where he manifested his holiness. The people continued advancing from Kades. The Israelites wanted to pass through the town of Edom. Edom was the town of the descendants of Esau, the brother of Jacob. So they were all family. Moses sent a message to the king of Edom, asking him to let them pass through his land. The message said, "Let us pass through the main road. We will not enter any field or vineyard, nor drink water from any well. We will only go through the main road until we leave your territory." But the king responded, "Don't even try to cross my domain. Otherwise, I will come out with my army and attack you." But Moses insisted, "We will only pass through the main road. If any of us drink water from your wells, we will pay you." But the king was decisive in his answer, "You won't pass through here." So the Israelite people took a detour and came to Mount Hor, near the border of Edom. There, God told Moses and Aaron, "Soon Aaron will depart from this world, so he will not enter the promised land. Take Aaron and his son to Mount Hor. There you shall remove Aaron's priestly garments and put them on his son Eleazar. And there Aaron will meet with his ancestors." When Moses did what God asked of him, there, on the top of the mountain, at the age of 123, Aaron, Moses' brother, died, and they buried him right there.
When the people learned of Aaron's death, they cried and mourned him for 30 days. Amen. Talakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So, that ends the story. But before we proceed with the Lord's Supper, let's first answer the question, where is Jesus in the story? Or nasaan naman po sa kwentong ito si Jesus? Amen? So, tanayin nyo lang sa tabi nyo nasaan si Jesus sa story or sa kwento. Amen? Okay, so, amen, ano daw? Amen. Jesus is the great high priest. Amen. Si Jesus ang pinakapunong pari dahil he will never die unlike Aaron and Eleazar. Amen. Nakita niyo po doon sa last part ng kwento, yung patungkol sa kamatayan ni Aaron, na hindi kesyo patay na si Aaron, ay tapos na po yung priesthood. Or tapos na po yung pagkakaroon ng pari. Amen? Hindi kesyo patay na si Aaron, ay wala nang tatayong pari. Or pinakapunong pari. Kailangan i-continue siya. Parang yung, for example, yung privilege, amen, or position, hindi kesyo namatay na yung pastor or yung presidente ay tapos na. Wala na tayong presidente. Diba? Kailangan may papalit doon sa position. Doon sa pwesto. Amen? Hindi kesyo namatay na yung pinaka-boss ng company, automatic tapos na yung company or yung vision nila. Merong papalit sa kanya. Amen. But praise God, dahil nung si Jesus na nga po yung naging pinakapunong pari, ay hindi na kailangan palit-palitan yung papalit sa kanya as the great high priest. Amen. Why? Because Jesus will never die. Hindi na siya kailanman pa mamamatay, unlike si Aaron at Eleazar. Amen. Thus, and therefore, there is no need to appoint a new high priest to replace Jesus because he will forever live. Amen? Kung kaya hindi na natin kailangang mag-appoint or pumili pa ng bagong pinakapunong pari na papalit kay Jesus dahil Jesus will forever live. Nakuha po natin yung point ko. Praise God how the Lord continued the priesthood through Jesus Christ. Amen? At kagaya rin po nung ginagawa natin ministry, hindi keso na namatay na po yung mga elders natin sa church, ay hindi na po natin ipagpapatuloy yung gawain para kay Lord. Amen? Hindi keso na wala na po yung pastor, for example, ay mawawala na po yung church ng vision or ng mission nila na ipalaganap ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Amen? Kailangan pa rin po tayong magpapatuloy. Amen? Dahil hindi po nakasalalay ito sa tao mismo, kundi ito po ay nakasalalay sa gawain at kapangyarihan ng Panginoon mismo na siyang tunay na nagsusustain o nagpapanatili sa mga gawain niya dito sa ating mundo. Amen! Talagpahan po natin ang ating Panginoon. Kung kaya yung gagawin po natin your supper ngayon, hindi po kesyo wala na po yung mga naunang disciple na gumawa nito, ay hindi na po natin ito ipagpapatuloy. Amen? So this Lord's Supper is an example po ng practice or privilege na kailangan po natin patuloy na gawin. Amen? Para po maranasan natin ang or ma-remember natin, maalala natin ang ginawa ni Jesus na pagbayad sa ating mga kasalanan. Amen? So, tinatawagan ko na po ang ating mga ushers sa Lord's Supper na sina Brother Ray at Brother